Banana left over. Magandang buhay mga kahero. Ngayon, nandito tayo sa Northland Marinic. At asin, ituro sa inyo kung paano magluto ng patis gamit ang pukis ng saba, no? Panit sa saging kung sa Bisaya pa. At tapos, lagyan natin ng pandan para mabango. Okay mga kahero. Instead na itapon natin itong ukis ni saba, pero pakain natin sa baboy or manok, gagawin na lang nating ulam mga kahero, no? Ito. So kahit anong balat ng saba, balat ng saging, pwede natin gagawing ulam. Okay mga kahero, alam niyo ang sa mga gulay, ang mga vitamins ay nandiyan sa mga balat, no? Okay mga kahero. So i-chop-chop natin ng maliit mga kahero. Nilapit konti. Tapos mo na, tapos mo. Pasa. Okay mga kahero, nandito na, malapit na natin matapos pag-slice ang ating ukis ni saba. So kahit anong klase na pagluto sa ukis ng saba, pwede dinakdakan, pwede pinapaitan mga kahero, pwede adobo din. Ang lasa nito mga kahero, medyo matamis kunti, hindi na kailangan ng magic sarap or bitsin or yung tinatawag na tawag yun. Kamatis. No? So itong ukis ni saba ay pwede din ito panghalo sa mga tawag yun, mga ilaga na baka, ilaga na mamoy, pwede din. Okay, mga kahero, lagyan natin ng tawag ito, pandan. Buko pandan. Ay pandan lang, no? Walang buko. Okay, para ano siya, para mabango ba ang resulta. At tapos mamaya, kung may anong tawag yung dahon dyan na bata pa dahon sa mangga, lagyan din natin para kumpleto ang sustansya mga kahero. Dahon, dahon sa mangga. Okay mga kahero, ito na yon, tapos na natin na i-slice ang panit sa saging o kisti saba at yung buko pandan, ah pandan, pandan, right? Okay, ito na yon. Oh, maamoy na siya, maabango na. Kung kilawin ang style, pwede na ito lagyan ng suka at ano, ng soy, pwede na. Okay mga kahero, ngayon, haluan natin ito ng konting flour at konting itlog at asin para ipatis na natin mga kahero. So, tingnan natin. Sayang kung naitapon natin ito kanina, no? Magawa pa lang ulam, imagine, oh. Pwede, marami na siya. Kahit 10 tao mga kahero, pwede na kakain dito, okay? I-ano muna? Pagkos muna? Sige. Okay mga kahero, pigain natin siya para madurog. Kung gusto niyo na hindi siya pigain, pwede siya ilaga mismo yung ganito para pigain na lang sa kutsara. So ito fresh kasi ang ginawa natin, kailangan natin pigain para medyo madurog siya kunti kahero. Pero tandaan lang palagi, kailangan nakahugas kamay, no? Para iwas COVID-19. Okay mga kahero, lagyan na natin ng mga Ricardo mga kahero. At tapos, lagyan natin ng itlog, organic egg para sa kalusugan. Good for the heart, okay? So, kasaday lang mga kahero, lagyan natin ng itlog. Kung walang itlog, pwede flour, no? Kung walang flour, walang itlog, i-adobo na lang diretso mga kahero, i-adobo na lang. So, para hindi siya masayang, lalo na sa panahon natin ngayon, mahal ang gulay. Ang repolyo ngayon, tag 200 ang per kilo yata na, pati patatas, no? So, yung mga saging natin, huwag natin basta-basta itapon kasi makain. So, lahat na ukis ng saba, lahat panit saging, pwede siya gugulayin para walang maitapon ang mga kahero. So, lahat ha na ukis ng saba, pwede natin gagawing ulam. Okay. Okay lang, konting asin lang mga kahero para ano. Kung mayroong paminta, lagyan din ng paminta. Parang nagluto ka lang ng
puso saging ba sa bunganan. Okay. Okay, magic sarap. Oh, konti lang ng magic sarap mga kahiro para may lasa din. Laging yung tao. Okay. Pagigit ako na pinatay. Mga kahiro, lagyan natin ng kunting flour. All purpose flour. Para mas masarap talaga. So, kasi dahil lata mga kahiro, kung walang flour, kung walang itlog, pwede siya ay adobo diretso. Oo. Kung walang kuan, kung mapagod ka na mag-adobo, ay kainin na lang diretso. Okay, tapos na mga kahiro. Ngayon, lutuin na natin. Okay, pakitakit na mga assistant. Halo-halo lang. Dumawat man di kuan, paminta ni Mama Sean at yung ano, luya-luya. Oh sige, post muna mga kahiro. Okay mga kahiro, mga kahiro, ilagay na natin, napainit na natin ang palayok before natin ilagay yung before, painit masyado ang palayok yung umuusok ba, before ilagay yung mantika, kasi kung ilagay mo agad yung mantika, yun ang dahilan na didikit yung ano, kakapit yung niluto mo sa palayok. Okay, ilagay na natin ang ating recipe mga kahiro. Ano lang mga kahero, kunti-kunti lang. Nagimas! Tagalog. Tapos kaya awak hamparin rin warna ni Kim Kim. Naging ay masarap. dato ito yung narami ni Pastora. Sarap, yummy. May sapat. Naging masel. Oo, di ba masarap? Please share. Thank you for watching, like, and subscribe, click notification bell.